tips and tricks sa paggamit nito para maging effective siya sa atin. Lalo na yung anong tawag dito? Eyelashes na katulad lang sa kanila. Paka-onti lang yan, diba? So, without further ado, let's jump in today's video. So, ayan guys, na-set up na yung cam natin. Balik tayo sa topic natin na castor oil. Ayan guys, makikita nyo. Sa Jersey, in-order ko siya sa Shopee. So, review ko pala dito sa castor oil. Maganda siya. As in, ano ko lang sa inyo, tips ko lang and tricks ko. Paggagamit kayo nito, siguraduhin nyo na hindi nyo siya, halimbawa, naglagay kayo dito nyo at dito. Guys, be careful kayo na hindi nyo irarab yung eyes nyo kasi napakakatingin. Kahapon ko talaga na try ito. Ayun talagang inulit-ulit ko para madaling humaba kasi yung sabi nila, diba? Nakakahaba daw ng pilik mata. Sa kilay naman, hindi na ako naglagay guys. Pero, para sa video na ito, maglalagay na ito. Hindi ako naglalagay kasi nakuha ko na naman yung design ko na kilay. Design ko na yan na kilay guys. Hindi naman ako ganun ka nipis na kilay. Hindi rin ganun ka nipis. Para sa akin, okay lang. Hindi ko naman pinangarap din ma-achieve yung Andrea Brillantes na kilay. Yung kapal tayo kasi natural sa kanya yun. Pero ito lang talagang pilit mata ko. Tingnan nyo, napakalipis niya guys. So sabi nga ng mga klase ko, inaasar nila ako na tuwing nagmamaskara ako, nahihiram ako ng mascara nila kasi noong time na wala akong mascara. Noong nahihiram ako, sabi nila, asan mo ba nilalagay? Kasi wala naman, hindi nakikita. Kasi bukod sa manipis yung kilay ko. Bakit ba kilay? Bukod sa manipis yung eyelashes ko, talagang pa-straight siya ganun. Kumbaga, hindi ako gitted ng eyelashes, guys. So, sa mga nakaka-feel sa akin, ayan ah, pahiga siya. So, hindi natin itawag ito. Curler ata yun. Pag hindi natin siya kinurler, talagang hindi mo makikita. Ayan, parang wala talaga, oh. Pero pag nilapitan mo, meron guys, meron. So, ay, bayan, ala, ayaw ng cam sa atin, eh. So, let's move on sa paggamit na nito. So guys, ito yung pilik mata natin, eh, no? Wala pa yung lagay na castor oil. Ito yung kilay natin, wala pang castor oil. Hindi ko talaga ako nagkilay ngayon para makita niyo yung difference. So, let's move on. Yan, napakalapit natin sa katotohanan. Ayan, so, sa mga nagsasabi na napakadali lang nito, swear guys, marami pang hindi alam kung paano to i-apply ng proper and kung anong effect nito sa atin kung masasobrahan natin. Ito na guys, nakalipat na siya sa jar. Pero yung may mga castor oil talaga na malalaki, ito transfer na lang to eh. In-order ko to sa Shopee guys. And napakamura niya lang. I think it's 25. And it's 12 ml na guys. Ayan. Napakaganda niya. Ayan. So, gagamitin ko na ha. So, kung makikita natin sa pag-open, yung iba, nagsasmudge na dito pa lang, hindi pa nabubuksan. So, i-close nyo ng maigi, guys. I-close nyo talaga ng maigi yan. At, sa pag-open nyo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang.
kung wala namang minamadali, dahan-dahan lang talaga. Ayan. Kung makikita nyo, may mga excess pa siya. Kailangan nyong i... Ayan. May mga excess pa siya. Kunin nyo muna. Kasi bago pa to eh. Ayan. Ayan. So, pag nakatulo na guys, slowly, nahin nyo siya. Ayan. Yan ha. Sa pag-put nito, wait lang yung castor. Ayan. Sa pag-put nito guys, ganyan lang. 1, 2, 3. Ayan. Sa another. Dahan-dahan lang talaga guys, kasi swear, sinubukan ko talaga kahapon to. And ang nangyari guys, whole day nangati talaga yung eyes ko and nag-alala talaga ako, as in guys, pagkatapos ng ilang oras na talagang naghilamos ako guys, kasi natatakot ako ma-irritate yung eyes ko at baka, oh my god, alam nyo na mabulag tayo o ano pa ang mangyari sa atin dahil lang sa castor oil, diba? Sabihin nila hindi tayo makontento, diba? So ayan, tapos na nangyari dyan, another. Matuloyin muna natin siya. Ayan. So, dito naman sa ating kilay. Kilay is life, diba guys? Yung sabi. So, guys, sa video lang na to, nagamamit ako ng castor oil sa kilay ko kasi gaya na sinabi ko, contento na ako sa kilay ko. Pero, pwede rin to sa kilay, guys. Lalo na to sa mga maninipis ang kilay. So guys, dapat careful lang talaga. Ayan. Ngayon, kung kagaya ko na lagi itong ginadala, I must suggest, ito na ha, another tip ko sa inyo. Ibalot nyo siya ng paper para in case lang, in case. Kasi yung bag natin, nagaganon-ganon yan eh. Pag may probability kasi na ito siya mag-smudge dito, at wala na, lahat ng gamit mo is nadamay. Ayan. So, pagkatapos na mabalot nyo siya ng papel, ay balot nyo siya ng plastic. Ayan. Pag nabalot nyo na ng plastic, zip nyo na yung plastic at ilagay nyo sa bag. Nang sa ganun is, ano siya, diba sa paper siya una? And alam naman natin na ang paper is nag-a-absorb ng wet. At yung plastic is like parang yung sisidlan niya, diba? So, guys. Ayan. So, by the way, guys, kung nagustuhan niyo tong video na to, at gusto niyo pang gumawa ako ng more tips and tricks and how to put castor oil on your eyelashes and eyebrow, please do subscribe my YouTube channel, guys. Sabay tayong mag-grow together. At guys, I'm open to suggestions kung anong gustong topic nyo. Anong kailangan kong i-improve since baguhan lang ako dito sa YouTube. And guys, by the way, I'm open to shout out and see you sa mga first 1,000 babies ko. May ano, basta may something ako sa inyo. So guys, hala, ano yun ito? Wait lang guys ha. Ayaw ka na. Ayan. So guys, bye bye. Yung pag-upload ko pala ng video is by other day kasi mag-edit ako ng ganun-ganun. So guys, bye bye. Kung nagustuhan niyo tong video, give it a thumbs up and
please do subscribe and don't forget to click the notification bell to be more updated about me. So bye-bye guys.